Hi guys! Alam niyo, tawang-tawa ako dahil ano, ang sabi ni Dr. Willy Ong, ang CNN daw, hindi naman daw ano yun eh, talk show, entertainment. Tawa ng tawa talaga ako sa mga sinasabi niya. Kaya saksihan natin kung ano yung sabi ni Dr. Willy Ong. Talagang siya talaga, nanggaling na talaga sa kanya kung ano ang kanyang pananalita. Tignan niyo. And po kasi, show kasi to eh. Hindi naman to talk show eh. Entertainment. Nung kami ay nag-uusap-usap, di ba kami nila Tito Soto, Sen Kiko, Walden Bello, and yung mga ibang kandidato natin. After 40 minutes, lumapit yung isang host sa amin. Ang sabi ganito eh, we have to make it more interesting. Parang, mababa ang views natin. We have to make it more interesting. Doc, yung sinabi mo tungkol doon sa hospital, maganda yon. We have to make it more, I think the word is more interesting, more lively, para mahaba yung airtime natin. Ayun na nga nangyari. After 40 minutes, sobrang na interesting. Pero na nagsisisigaw. So yun na nangyari. Nasabi nila na make it more interesting. Kaya nung nakita nyo, may party doon, 10 minutes, nag-aaway sila. Professor Walden, si Sen Tito. Ang tagal eh. Balikan sa kanila ng 10 minutes eh. Wala nga kami airtime. Hindi naman ako nag-aaway. Mababa ang views natin. We have to make it more interesting. Totoo lang, di ba? Kaya gustong-gusto nila ma-interview si Bongbong Marcos kasi ang views ang hinihintay nila. Grabe, kay Dr. Willie Ong na yun ang nagsabi ha. Hindi naman talk show yan. Entertainment. Kaya nga napapansin ninyo, di ba? Sa CNN, gustong-gusto nila yung nagkasasagutan. Yung barahan, di ba? Yung barahan ang gusto nila kaya din si Inday Sara hindi umatin. Di ba? Kasi, ayun yung hinihintay ng mga karamihan tao, yung babuyin ng isang kandidato. Diba? Katulad ni Leody, diba? Ang lumalabas sa bungangan ni Leody, basura. Tapos nanggagaya pa ng plataforma. Diba? Gaya-gaya lang para maiboto. Oh my God. O kaya nga yung sinasabi eh. Kaya nga yung iba, nag-iintay talaga kung saan si Bongbong Marcos, saan sa caravan, saan sa interview, ay nang hinihintay ng tao. Pero, Diyos ko ha, para sa view, CNN. Diyos ko. Hindi na talk show yan, mga sinasabi ninyo, hindi na talk show yan. My God, dinaig nyo pa ang iba. Diyos ko. Dalawa lang ibig kasi sabihin yan, yung mga nagpapalakad ng mga ganyan, interview, debate na yan. Ang maganda, wala kayong kinikilingan. Di ba? Wala kayong sinusuportahan. GMA lang. Kapusong totoo lang. Char lang. Di ba? Totoo yan. Maging patas kayo. Di ba? Maging patas kayo. Kasi, ang mga sambay ng Pilipino, nakikita nila kung patas kayo eh. Pero kung nakikita nila ay iba yung ginagawa ninyo, susuportahan kayo. Hindi. Diba? Tapos kapag hindi umaten, sasabihin ninyo, takot. Tapos kapag umaten si Bongbong Marcos, yung apat naman ay hindi aaten. Ano ba talaga? Ha? Sa balulugan. Ilan ba ang talk show dapat, diba? Ilan ba ang kailanan debate, ha? Kaya naman hindi umaten niya kasi entertainment ko, sabi ni Dr. William. Diba? Diyos ko naman. Dr. Willy Ong, ano? Pill na pill ba? Pill na pill? Diba? Kaya, habol lang talaga nila views. Sa lahat ng mga ano, views. Para alam nila kung ano yung ano, pagtatakpan nila, yung mga sagot talaga. Kaya, gusto nila yung advance question. Kaya yung mga iba nagtatanong, wow, ang daming alam-alam ah. Pati si Isko, may pari-resibo pa eh. Tara. Diba? Hindi mo masasabi yun na merong dalang resibo yan si Isko. Ba't ka magdadala ng resibo eh? Di handa ka pala. Diba? Andang handa si Isko.
Diyos ko. Tapos, si Lele naman, ang sabi, hindi daw siya natatakot. Kailan dapat harapin lahat ng mga tanong? Kung ano ang isasagot? Para masabi sa totoong sambay ng Pilipino at sa mga nakikinig kung ano talaga ang nararapat sabihin sa kanila. Eh, ba't hindi ka umatin sa SM NI? Diba? Ba't hindi kayo umatin? Diba? Advanced question? Ano yan? Nagte-take note daw si Anlin. Diyos ko. Naging entertainment yung show na yun. Gustong-gusto pa nila yung mga nag-aaway. Naku. Tigil-tigilan nyo nga yung mga ganyan eh. Gustong-gusto nyo yung mga nag-aaway na kandidato. Hindi dapat ganyan. Kailan dapat kung ano yung plataforma tapos hababaan nyo naman yung minuto para mapakinggan ng sambay ng Pilipino yung mga question. Diyos ko, one minute lang? Diyos ko, paano ma-explain yun? 1 minute lang binibigay ninyo. Kawawa naman yung iba, no? Diyos ko, yung mga ibang kulelat nga eh. Gusto pa ma-explain pila para mapakinggan ng sambay ng Pilipino na maigay yung poputulin nyo bigla. Diyos ko. Entertainment ka eh, di ba? Hababahan nyo naman, Diyos ko. Diyos ko. Ano yan? Mga kapitan lang. Sino yan? Hindi mga kapitan ng mga lumalaban, hindi mga mayor, ha? Tandaan niya yan, ha? Ang lumalaban ay presidente ng Pilipinas. Kailan dapat haba-habaan ninyong oras para mag, ano, di ba? Mapakinggan sila. Hindi yung maigla oras, 1 minute. Pwede ba yun? Mamadali ka? Diyos ko. Hindi naman to, ano? Diyos ko. Mga patawa kayo, yun, ha? Diyos ko, kaya ang dami nagsasabi ng mga sambay ng Pilipino ay boring. Boring yung ano ninyo. Napaka-boring. Kaya lagi ninyong tatandaan yan, ha? Mamili kayo ng karapat-dapat, hindi yung advanced question. Ha, di ba? Hindi yung pinipilit ninyo yung, ayan, si Pacquiao, di ba? Patataasin niya daw yung sweldo. Yung rate na yan, pati ano, Diyos ko, Pacquiao. Eh, dun sa 50K nga na babaguhin mo, mga buwan-buwan, di ba? Mga sweldo ng mga Pilipino, babaguhin din, gawin niya yung 50,000, dinaig mo pa yung abroad. Diyos ko, isipin mo naman yung mga nagpipishball, di ba? 50 kayong sahod, yung mga ano nila. Diyos ko, may hiya-hiya ka naman, sasakit ang ulo ko talaga, eh. Grabe kay Pacquiao. Diyos ko, mega, ganyan ba natapos ng 3 months? Diyos ko, napapatunayan mo, Pacquiao, mega. Pero, alam mo, Pacquiao, kahit natapos ka ng 3 months, sana mapatunayan mo sa sambay ng Pilipino na kaya mong sumagot at malinaw na malinaw. Diyos ko, yung mga sagot mo, suntok sa buwan. My God, saan kukuha ng budget ang mga maliliit na kumpanya? Mga maliliit na, di ba, negosyo? Diyos ko, my God, ang great nga dito, ang bababa eh. Diyos ko, isipin mo naman, Pacquiao, saka kukuha ng pondo nun. Diyos ko, tapos pabahay pa sa karamihan Pilipino. Nako, Diyos ko, Pacquiao, magiging tamad na ang mga Pilipino kapag huwag mong babyhin. Diyos ko. Kaya alam nyo na, entertainment daw yan sa amin ni Dr. William. Yeah.